Madamo lang dahil nga hindi ko nasikaso. Hindi ako nakapagraskate. Magandang umaga mga kaibigan at ngayon nandito tayo sa aking bahay Kubo. Ayan po. At mga kaibigan, samahan niyo po ako. Dalawin ko yung aking sagingan at napabayaan ko po ng mga siguro, almost siguro 1 year na hindi ko po na atsikaso. At mga kaibigan, ngayon ang ginawa ko, nag-replanting ako. Nagtanim po ako ng bago. Mga kaibigan, papunta tayo ngayon. Medyo, ito po mga kaibigan, madamo lang dahil nga hindi ko nasikaso. Hindi ako nakapag-grass cutter. Ayan, at medyo nakano talaga. Ayan. Ito mga kaibigan, makikita nyo talaga madamo. Pero siguro sa isang linggo, itong linggo na ito, ay totoo na ko ng pansin. Dahil siyempre yung mga pinya, ayan po, okay na rin. Ayan po. Ngayon po punta tayo dito sa aking maliit na sagingan at siguro mag-ano na, wala na. Mga kaibigan, ang ginawa ko, nilipat ko yung mga saging dahil hindi na po maganda ang kanilang mga tubo dahil napabayaan ko ito, hindi ko po ito naabunuhan. Mga kaibigan, ito po yung mga bago. Ayan po, mga bagong tanim. Ito po ay mga latundan. Ayan. Ayan, inuumpisan ko. Ay, naayos ko. Ayan na po yung mga bago kong tanim. Nilipat ko po. At yung iba, ayan. Mga kaibigan, magtataka kayo kung bakit dyan ito na talagang malaki na. Kasi po, nanghihinayang ako. Yung mga binhi kasi, ang ginawa ko, nilipat ko na. Nanghihinayang naman ako na hindi ko tanim. Ito yung tawag sa amin sa Bisaya, Kusta. Ayan. At ito, itong binhi na ito, siguro pang ilan na. Ayan, makikita nyo. Nakailang harvest na po ako nyan. Kaya lang talaga, napabayaan ko ng mga ilang, siguro mga isang taon. At hindi ko nasikaso. Dahil sa busy na rin. Ito yung lakatan, ayan. Dati sa mga nauna kong video, marami po ito. At nakailang bagyo na rin ang dinaanan nito, siguro 2 at 3. Magagandang ano nito dati kasi may abono. Ngayon, pag naayos ko ito, itong replanting ko, at susupplyan ko na rin ng abono. Ayan, ilan-ilan lang na mga natira. Ang ginawa ko kasi pag hindi po maganda, at tinanggal ko na kasi ang iba mga kaibigan, pag naninilaw po yung yung dahon nila, kahit medyo malaki, pinapatay ko na. Meron po kasi mga may mga bakterya po sa ilalim. Ewan ko anong tawag nun. Sa amin sa Bisaya, batungol, pero makikita nyo na napakalaki yung hindi naman uod. Yung uod okay dahil nagbibigay ng sa lupa. Talagang sumisira sa tanim. Kinakain mula dito. Ito luma na po ito. Ayan mo. Kaya kailangan talaga baguhin na. Kasi hindi na po maganda ang nila. Madali na po matumba. Tinan nyo po. Ayan po yung puno niya. Nasa ibabaw na. Kaya kailangan ko baguhin na lang. Magtatanim ako. Ito na po yung kapalit niya. Ayan.
pag bumuo ngayon, tanggalin ko na. Ito na po yung kapalit. Mga kaibigan, yung mga binhi ko, kasi hindi na po ako na gano'n ng ibang binhi. Ito na lang ang ginawa ko. Okay naman. Marami pong pamamaraan ng pagtanim ng saging. Kaibigan, yung sa gilid, mga saba, okay naman sila. Kaya lang makikita nyo yung dahon, bumagsak dahil nga nilinis ko kasi, kaso paglinis namin, kinunog namin yung mga dahon at yun, nadamay yung iba. Ayan, pero okay lang at siyempre, gusto ko mabago. Pero itong, ano, itong mga saba ay sa gilid lang talaga. Mga kaibigan, tututukan ko muna ng pansin itong aking maliit na sagingan at kailangan maayos ko muna, kaya ang ano ko, mag replanting muna, ilipat yung dapat yung ilipat at ayusin ko muna yung mga matatanda na ay ililipat ko, babaguhin ko. Mga kaibigan, ito nga lang ang mga natira, pero yung iba, pag nakikita ko talaga na may mga sakit ay talagang pinapatay ko na. Ayan, hindi po ako nanghihinayan. Ito mga kaibigan, na ginawa ko, hinati ko lang. Ito yung mga latundan. Ayan. Tapos naman mga kaibigan, itong banda rito sa gitna ay mga lakatan. Pinagsama-sama ko na dahil dati ay halo-halo lang to. Kaya at saka malapit ang dati kasi mga kaibigan, malapit lang yung agwat nila. Kaya ang ginawa ko, 2 meters ang layo. Ito mga kaibigan, tita nyo, at hindi pa po ako nakapag-deliping dahil kasabay-sabayin ko na. Pag natapos na ako magtanim, pag natapos na po ako ng replanting, ang gagawin ko at mag-ano naman ako. Itong mga natitira na mga lakatan ay tanggalin ko na, magde-deliping ako at saka mag-i-spray ako. Nagtira lang ako ng magagandang puno. Tapos yung mga nakikita ko na pangit at naninilaw yung dahon ay pinapatay ko na po dahil dahil ang nangyari sa lupa dito, mayroong mga ano, ang tawag sa amin ay mga batungon. Ay sa Tagalog naman, nakikita nyo yung puti na insekto, kinakain, pumapasok dito. Kaya nangyayari sa saging, namamatay talaga, naninilaw, unti-unti pinapatay. Kaya ito, at mga kaibigan, at maraming maraming salamat na lang po, at